Alright, so good morning, good afternoon, good evening. Welcome na naman sa panibagong podcast natin. Kasama ko ngayon si Boss Idol MJ LOPEZ in the maraming house. Maraming salamat, Idol RDR. Napakaganda ng venue natin. Yeah. Pakita mo ako nasan pakita tayo mo ngayon. Kung nasan tayo ngayon. Nag-warm up pa lang tayo. Right. Hindi ko ina-expect na yun yung puputok. Yes. Tapos bigla kang tumawag. Sabi mo sa akin. Million name views. Kailangan tayo ng tao. Lift my head, say a prayer for a righteous man. Daming nanonood sa atin. Mm-mm. Ramdam ko tayo pinaka-relevant yan sa marketplace. Right. Kailangan tayo ng tao. Exactly. Gawa tayo ng programa. Now, talking about big dreams and big energy, wala pa akong pera nun, guys. I have no money, zero money, negative budget. When I started nung 16 ako, naalala ko lang, walang-wala. Walang pera. Probably wala pa nga matinding skill set. Walang confidence. Mababa ang tingin sa sarili. Pero I have big dreams. Big ambitions. And I always have this energy to do more, to achieve more, to pursue my goals and dreams. Kumbaga, hindi nagsimulang big money. Hindi nagsimulang maraming pera bago tumaas yung energy ko. Hindi nagsimulang maraming pera, big money, bago naging big dreams. Nagsimula sa big dreams. I remember the time na ako mismo nangangailangan ako ng motivation, nangangailangan ako ng inspiration. Talagang susuko na ako, bibitaw na, konting-konti na lang dapang-dapa na. How I wish there's someone nakakausap sa akin. How I wish nung 16 ako, meron ng social media, meron ng videos na ganito to tell me, tuloy mo yan, tama yung ginagawa mo. Kaso wala eh. Pero ang pinanghawakan ko, yung malaking pangarap ko. Ang pinanghawakan ko, yung big dreams. Na-notice ko lang na mas malaki kasi yung pangarap ko kaysa sa excuses ko. I have this feeling that I have dreams bigger than me. Dreams bigger than my excuses. Yung tipong sobrang nakaka-intimidate na pangarap, pero yun yung pinanghawakan ko. Pinanghawakan ko lang yung malaking pangarap ko at doon nanggagaling yung energy ko. Kasi pag nanggaling ang energy mo sa maliliit na bagay, if you have small dreams, small ambitions, maliit na nga tingin ko sa sarili ko, maliit pa pangarap ko, wala akong panggagalingan at wala akong pagkukunan ng energy. But since I have big dreams, sobrang big din yung energy na lumalabas sa akin. Na-notice ko lang na kahit wala akong pera, mataas ang pangarap ko, malakas ang energy levels ko. Kaya ngayon, we have big money. And right now, we are here in City of Dreams, Manila. Nag-manifest na yung pinapangarap ko. This is actually a dream come true for me. Not just me on stage. Kasi dati ko nang ginagawa yun eh. But me on stage with people who wanna be successful. Yung gutom na gutom matuto. Parang Tony Robbins. And guess what? Grabe yung event natin. Sobrang abundant, sobrang ganda. And nandito tayo ngayon sa City of Dreams para i-check yung place at mag-food tasting. So kain muna tayo, tara. Not a period, I'm a. Trying to sing wash like a Dalai Lama. So guys, so we're testing the food right now. Ayan guys, so we are tasting. Anong word tasting the food? Testing. The food is already tasted. Tama talaga. We tasted the food, guys. We tasted the food, and the food is now tasted. And we will taste more. Grabe, bro, no? Nagsimula lang tayo sa podcast. Oo, nga eh. Tapos biglang pumutok ko yung pinost mo sa YouTube. Nakakapagtaka nga. Yung nag-upload ako sa YouTube ko, doon ako sa channel mo pumutok. Naalala mo yung unang podcast natin. Ako, honestly, yung unang podcast natin, parang bitin ako. Parang bitin ako, pero in a sense, ramdam ko na ang solid. It's like nagwa-warm up pa lang tayo. Right. Ang solid. Hindi ko ina-expect na yun yung puputok. Yes. Tapos bigla kang tumawag. Naalala mo yun. Bigla mo akong tinawagan. Sabi mo sa akin. Million name views. Oo. Tapos sabi mo sa akin, bro, tanda-tanda ako pa sinabi mo, bro. Ang daming nanonood sa atin. Mm-mm. Ramdam ko tayo pinaka-relevant yun sa marketplace. Right. Kailangan tayo ng tao. Exactly. Gawa tayo ng programa. Oo. Tapos hindi ko ina-expect na dito mo dadalhin. Ito na yun, di ba? Actually, the concept is not just, you know, to empower them through social media, but for them to experience it live. So imagine the setup itself. So imagine mo to, bro, ha? Yan, isang napakalaking LED wall na nandyan. Tatlong hall to, ha? 1, 2, 3, buo to. Buo. As in, yung exclusive feeling, mararamdaman nila eh.
kasi konti lang sila, tapos ang luwag ng place, di ba? Tapos the sound system, may sound system na rito by the way, pero nagkuha pa tayo ng mas magandang sound system pa for them. Lighting, maganda na lighting, pero nagkuha pa rin tayo ng mas magandang lighting for them. Grabe. O lahat talaga, as in customized lahat. Bukod dyan, the setup, it's exclusive. Magkakalayo, may distance, talagang very intimate. Grabe experience. Very focus ka pagka nakikinig ka. The audio, the video, the food, pare. This one is not just an event, but to set standards for upcoming events. Para mailayo, maidistant natin yung success in Tandem sa ibang mga courses or mga success venues. So bro, feeling ko, para sa akin, na opinion ko lang to, tayo pinakamalupit kayo. Ay tayo? Walang gumawa nito. Kasi sira ulo lang gagawa nito. Hindi ka normal. Kasi ba, pwede ka naman mag-event sa mumurahing hotel. Pwede ka naman umupa ng mumurahing venue. Pwede ka naman magtipid eh. Kasi ang susunda naman ng tao dyan, ikaw eh. Yun nga yung katwiran ng marami. Sir, ba't di nyo nalang babaan yung rate sa simpleng venue na lang tayo? Hindi. We want experience. Tama eh. Whether kumita tayo, hindi. We want experience. Yun yung goal natin, yun yung objective natin. And nandito tayo ngayon sa City of Dreams. Siyudad ng pangarap. Saka bro, grabe. Kasi tayong dalawa, start at small. Lumaki sa social media. Ngayon, right. Ito na, City of Dreams na. Right. Ano yung nararamdaman mo ngayon bro? Habang sinaset up natin kung paano natin tutulungan yung mga tao. Ano yung... Baliw ako. Let's talk about big dreams. Nag-start ako sa pangarap na sobrang laki. 16 pa lang ako, ang pangarap ko agad, Porsche 911 Turbo S. Hindi ko pa nga alam yung tawag that time eh. Basta nakita ko bilugan yung ilaw, napakagandang sports car. Sobrang inspired ako, sobrang baliw na baliw ako doon. Imagine, I started from zero. Negative 2.5 million kami ni mama, lubog sa utang. Pero sobrang taas ng pangarap ko. Parang Archer, di ba kapag may target ka, hindi mo naman itatarget sa gitna. Kasi pag tinarget mo sa gitna, pwedeng bumaba. May gravity, may ulan, may bagyo, may challenges. So dapat, mataas talaga yung pangarap mo. So I pointed upwards. Unang try ko, fail. 19 ako noon, ang naging kotse ko, Toyota Corolla Altis 2004 model, kulay itim. Not bad. 19 years old, milyonaryo, nakakotse. Pero still, hindi pa rin siya Porsche. Siyempre, try ka pa rin. At tandaan mo, this pull, may resistance yan. Ang tawag dyan, commitment. At kung hindi ka nakatingin do sa big dreams mo, kasi kung maliit yung pangarap mo, hindi ka naman magfo-focus dun eh. So kung wala kang focus, sasablay din talaga. So try ulit ako. Second try ko, fail ulit. Pero yung Altis, naging FJ Cruiser. Laban pa rin, try pa rin, kasi hindi ko binibitawan yung big dreams ko. Pag try ko ulit, failure na naman. Naging Ford Mustang. Minsan ang sarap din mag-fail. Kasi kung sobrang taas ng dreams mo, mag-fail ka man, may mahihit ka pa rin. Pero ito na guys, ito na. Nag-try ako ulit. Ang ganda ng pagkakahila ko, grabe yung commitment, grabe yung consistency ko. Pag bitaw, na-hit ko na yung Porsche. Yan ang importance ng meron kang malaking pangarap. Now, let's talk about big energy. Imagine mo, sobrang baba ng energy levels mo. Hindi ka makakapag-take ng action, hindi ka makakamove forward, hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin. Wala rin mangyayari sa'yo. Pag walang nangyayari sa'yo, lalo kang magiging negative. Especially if you already have a low frequency or low energy. Pag negative yung frequency mo at negative yung energy mo, ang maa-attract mo sa buhay mo, mga negative din na tao. Plus, since nandun yung energy level mo, ang naririnig mo, negative din. Naa-absorb mo yung toxicity. Naa-absorb mo yung mga negative na sinasabi ng ibang tao na hindi naman related sa pangarap mo. What will happen then is you will feel bad, you will feel insecure, you will feel so negative, doubtful, resentful, probably hateful and envious. Magkakaroon ka pa ng inggit at comparison sa ibang tao. Pag ganun yung energy level mo, puro negative yung maa-attract mo. Pero if you have big energy, kung yung energy mo nakalagay dun sa future na gusto mo, kung yung energy mo connected dun sa pangarap mo, sa dreams mo, na sobrang laki din, guess what? Maa-attract mo malalaking bagay. Maa-attract mo big ideas, big concepts. You will take big, massive action. Bakit? Kasi ang lakas ng energy level mo eh. Kasi ang saya mo eh. Kasi positive ka eh. Plus, maa-attract mo positive na tao, positive na clients, positive na prospects, positive na feedbacks. Ang mangyayari, iikot yung buhay mo, iikot yung decision making mo, yung choices na ginagawa mo sa positive na bagay kasi positive yung energy mo. Just like in my case, guys. Kung mapapansin nyo, bakit si Sir MJ hindi nawawala ng energy? Bakit yung mga mayayaman, yung mga magagaling na speakers, hindi nawawala ng energy? Well, maliban sa mahal na mahal namin yung ginagawa namin, maliban sa gusto namin yung ginagawa namin, we have big energy because we have big dreams.
And right now, we are producing more energy, more value, and more wisdom because magla-live tayo later at kasama natin ang ka-tandem natin sa success. So habang hinihintay sila, nagsaset up na tayo. So yeah, let's do this. Now let's talk about big money. It is very hard to actually think big, become big, if masyado kang nakafocus sa pera. Big money mentality doesn't mean marami kang pera. It means that you understand that there's a lot in store for you. Naiintindihan mo na marami at may malaking parating sa'yo. Very important na para ma-achieve mo yung big money mentality, you have big goals, you have big dreams, and you have big energy. It's because pag nag-match yan, mataas yung pangarap mo, sobrang laki ng pangarap mo, tapos ang taas ng energy level mo, it's either mag-grab ka ng big opportunity or mag-create ka ng malaking opportunity para sa iba. It's either you are an opportunity grabber or you are an opportunity creator. You solve problems and you create value. And right now guys, I have an opportunity for you. An opportunity for you to grow, to transform, to experience life, to experience abundance, and to learn from me and my partner. Kami ang mga nino nyo sa success. That's why it is called Success in Tandem. Nakita nyo kanina, nasa City of Dreams tayo, di ba? Nakita nyo kanina, nag-ocular tayo, tapos nag-food tasting. It's because naka-reserve na, nakapirma na tayo ng kontrata para sa event natin sa September 24, 2022. Gusto ko lang maintindihan nyo guys na para ma-achieve nyo yung big money mentality, para yung pera yung susunod sa'yo, para dumami pera mo, kailangan yung iniisip mo at ginagawa ng katawan mo, nararamdaman din ng puso mo. Kasi ito nangyayari sa marami. Isip sila ng isip ng pagyaman, pero yung katawan nila nasa stress. Yung katawan nila nasa bagay at lugar na hindi nila gusto. Nasa lugar na toxic, nasa lugar na maingay. It's hard to actually meditate and think about your goals and dreams kung sobrang toxic nung lugar mo. Pangalawa, pwede rin na yung katawan mo moving towards your goals and dreams. Pero yung utak mo lumilipad. You're very fickle-minded. Yung utak mo walang enough knowledge to handle success. Walang enough knowledge to achieve your goals and dreams. Wala rin mangyayari. Or pwede naman na iniisip mo lagi yung pangarap mo, iniisip mo yung mga goals mo, at yung katawan mo umaaksyon. Pero since wala ka pang experience sa pagyaman, yung puso mo nabibigatan. Ikaw mismo, yung puso mo, yung spirit mo, nai-intimidate sa success kasi hindi mo pa na-experience. Yun ang ipoprovide namin sa inyo sa Success in Tandem. Why? Kasi sa Success in Tandem, may experience nyo, number one, sobrang abundant na lugar, sobrang abundant sa pagkain, at yung mga attendees natin, majority mga milyonaryo at may mga bilyonaryo pa. Next is, yung magtuturo dyan, parehong milyonaryo, at alam namin kung ano yung effective, ano yung conducive ngayon sa marketplace. Number three, the overall experience na isha-share namin sa inyo. Kasi guys, hindi tinipid tong event na to. And, tatatak sa Pilipinas, sa industriya, yung gagawin namin at gagawin natin sa Success in Tandem. Mainly because this is the biggest and the best seminar here in the Philippines. So if you are decided, gusto mo magbago buhay mo, register now, click the link sa card natin at sa description. And I want to officially welcome you sa Success in Tandem natin. So yun lang guys, magme-meeting pa tayo dito. Always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon.